long. So parang yung iba sa inyo guys, parang magkakaroon kayo ng realization of truth habang ano no, or parang revelations kanyang discover habang nagse-self-reflect kayo habang nananahimik kayo habang nagre-recharge kayo, parang may mga madi-discover kayo, may matututunan kayo, may marirealize kayo na o nga no, dapat pala hindi ganito, dapat pala ganto ganyan, dapat pala ganyan ganyan. Okay, and that will help you decide na parang makakatulong ito na alam mo yun, ma-discover mo yan, ma-realize mo para mas maging maayos yung iyong buhay, mas maging favorable sa'yo yung mga bagay na gagawin mo, and makakita ka ng mga magagandang pagbabago, changes sa buhay mo. Okay? Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating monthly tarot scope para ngayong May 2023. Para sa Aries, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang mga ka-Pixie, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Pwede kayong pumili ng isang card. Pwede kayong mag-isip ng isang tanong answerable by yes or no. Tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo mga ka-Pixie. Kung yes or no. So, sa dulo ng video yan guys, ito yung tarot deck na gagamitin natin dyan para sa yes or no nyo. Sa dulo ng video yan guys, kaya make sure na tapusin nyo yung video hanggang sa dulo mga ka-Pixie para makapagtanong kayo or umabot kayo sa yes or no reading. So, ito yung mga mensahe sa inyo na inyong gabay mga ka-Pixie para ngayong May 2023. So, una we have the stillness energy mga ka-Pixie. No? Pag sinabing stillness, di ba? Parang still. Walang movement, walang paggalaw. Life often seems to be in a never-ending state of motion. Swirling with energy and boundless activity. Taking time to quiet the mind and allow moments of stillness can bring peaceful respite. So, parang sinasabi dito na magpahinga ka mga ka-Pixie, no? Despite ng busy schedule mo, despite ng, alam mo yun, pagpupursige mo sa buhay, it's very important na magpahinga ka rin para manahimik din yung isip mo, magkaroon ka ng peaceful, alam mo yun, mapayapang pagkakataon para sa sarili mo. And ito din yung magandang pagkakataon mga ka-Pixie, no? Goes with this message, parang manahimik ka. Okay, manahimik ka, magpahinga ka muna and mag-reflect ka, no? This is a time of reflection para sa sarili mo. Kumbaga, i-assess mo yung buhay mo, where you've been, where you are right now, where you want to go, diba? So, i-assess mo yung mga nangyari sa buhay mo, willing ka ba na i-let go na yung past, yung mga nangyari sa'yo, anong mga lessons yung natutunan mo, ano yung mga dapat na i-take mo para sa iyong future mga ka-Pixie, okay? Or yung mga lessons na, alam mo yun, dapat ina-apply mo sa present moment mo na makakatulong para sa future nyo mga ka-Pixie. And at the same time, mag-recharge ka rin, no? Para mawala yung pagod mo, mag-cleanse ka, mapagpag yung kanigahan mo, ganyan. And para mas, kumbaga, para mas maging productive ka and mas maging kaaya-aya or maging favorable yung result sa'yo. Parang magkaroon ka ng renewed energy, okay? Renewed energy para sa iyong kinabukasan mga ka-Pixie, alright? So, yan yung mga messages para sa inyo. And then, ito naman, we have the Epiphany message para sa inyo, guys. Aspects of our lives may suddenly be revealed to us, illuminating what was there all along. So parang yung iba sa inyo guys, parang magkakaroon kayo ng realization of truth habang ano no, or parang revelations kanyang discover habang nananahimik kayo habang nagre-recharge kayo, parang may mga madi-discover kayo, may matututunan kayo, may marirealize kayo na o nga no, dapat pala hindi ganito, dapat pala ganto ganyan, dapat pala ganyan ganyan. Okay, and that will help you decide na parang makakatulong ito na alam mo yun, ma-discover mo yan, ma-realize mo para mas maging maayos yung iyong buhay, mas maging favorable sa'yo yung mga bagay na gagawin mo, and makakita ka ng mga magagandang pagbabago, changes sa buhay mo. Okay? Kaya yung ito, parang, di ba,
kung mapapansin nyo, parang nag-i-star, parang may star sa ulo niya, di ba? Parang na-enlighten siya, mga kapisi. So, kayo parang may enlighten din kayo habang nagre-reflect kayo sa mga nangyari sa buhay nyo, habang nagpapahinga kayo, mga kapisi. Okay? So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate dyan sa messages na yan. Ngayon naman guys, tingnan natin yung mga kaganapan sa buhay nyo ngayong May 2023. Shuffle ko tong deck na to. Habang sinashuffle ko to guys, naka-flash sa screen nyo yung mga updated offers dito sa ating channel. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course, mga kapiksi. Offer natin sa mga kapiksi natin na gustong yumaman, umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, maging successful, maswerte sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi. Ang focus niyang course na yan guys is pagyaman at pag-asenso talaga. So kung gusto nyo talagang umunlad, umasenso, sinang bonggam-bongga, mawala yung mga blocks nyo, yung course na yan ay para sa inyo. And another offer natin guys, meron na tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So kung meron kayong mga gustong i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, yung common na nare-receive natin sa love is yung mga gustong magkaayos sila ng kanilang partner or specific person. So if kailangan nyo ng tulong guys, no, para ma-manifest yung mga desires nyo, book a coaching with me, mga kapiksi. May mga promos and discounts tayo guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. Alright, so ito yung ating energy Aries. Kayo ay na-represent ng King of Wands. Sa ating spread, lumabas din yung masculine energy or feminine energy ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, mga kapiksi. Meron din tayong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. Unahin ko muna yung hindi maganda, mga kapiksi. Mag-ingat kayo sa pera, no? Ito yung pera yan, no? Huwag kayong magpadalos-dalos sa pagdidesisyon, lalo na pagdating sa pera kasi baka mas-scam kayo. So, yan na. Right off the bat, okay? So, ito yung unexpected na dadating sa inyo, no? Kasi yung iba sa inyo, parang baka makareceive kayo ng mga invitation, referral, ganyan. Kakilala, pwedeng kakilala nyo, pwedeng hindi nyo kakilala. Pero most likely kakilala ito. Pero baka kasi hindi rin nila alam na scam yung mga pinapasok nila. Mga kapiksi, baka nakakita lang or na baka ni-refer lang din sila ng kakilala nila, tapos kumita ganyan, tapos nire-refer din nila kayo ganyan para kumita din sila. So pag-aralang mabuti yung mga ganong klaseng scheme guys, no? Until now yung Ponzi scheme din ay nawawala, no? Nagbabalat kayo lang yan sa ibang ano ibang anyo, no? Pero scheme pa rin siya, Ponzi scheme, mga kapiksi. So mag-ingat, iwasan mascam, tsaka guys, no, dun sa mga ano, no, sa mga na-experience nyo na ba to, yung inaalok kayo ng trabaho pero kailangan nyo magbayad para makasweldo? I mean, it doesn't make sense, no? Ba't kayo magbabayad? Diba? Ba't kayo magbabayad para sumweldo? Kaya nga kayo nagtatrabaho para sumweldo. So, it doesn't make sense. So, gamitin yung mga utak, mga kapiksi, no? Meron lang kasi ako napanood ng documentary na gano'n na nagbayad para makasweldo. Pero, na-scam na siya. So, it doesn't make sense, guys. Mag-ingat, no, sa mga ganong klase ng tactic. Other than that, mga kapiksi, very successful naman yung inyong buhay. Yung iba sa inyo, guys, if meron kayo mga specific na goals na siniset, no, especially pagdating sa trabaho, parang feeling ko may mga mahihit kayo ng mga milestones, mga projects, ganyan. Mga projects na hindi nyo ine-expect. Parang ang bilis ng progreso, guys, no, ng buhay nyo. Lalo na sa kaperahan, mga kapiksi, or sa trabaho, or a certain project ngayon nararamdaman natin. So, comment down below if nakaka-resonate kayo. Kasi feeling ko yung may mga projects. Pwedeng self-project nyo rin ito. Let's say, for example, gusto nyong, kunwari, nasa social media kayo, tapos ang project nyo is gusto nyong makahit ng 1,000 subscribers, ganyan. Or baka meron kayong pag-gimmick, ganyan, sa mga social media accounts nyo. So, parang yung mga pag-gimmick nyo, nagiging successful siya, mga kapiksi, and it drives audience, no, sa inyong mga social media accounts. Comment down below if nakaka-resonate kayo. So, yung mga ganun. Other than that, kahit hindi social media, basta meron kayo mga specific na niluluto para sa sarili nyo, maihit nyo yung mga milestones nyo, mga kapiksi, yung mga nakalagay sa plano nyo. For some of you, wow. So, for some of you, mga kapiksi, yung iba sa inyo, nag-iisip na lumipat ng trabaho. Ganyan. Para nag-aspire kayo na
parang lilipat ng trabaho kasi nag-aspire kayo na mas mataas yung sahod, mas mataas ang sahod or mas mataas na posisyon, mga kapiksi. So may mga opportunities na dadating sa inyo, pero this is not going to be an easy ride for you, especially kung ano, parang labas siya ng comfort zone mo. So medyo struggle kasi simula, mga kapiksi, pero masasanayin ka rin, okay? So wag mong palampasin itong opportunity na to, and always believe in yourself, guys, no? Magdasal, syempre. Tapos, kailangan mong i-work on yung iyong self-confidence and yung belief mo that everything is working out in your favor, para kahit na mga bagong bagay or bagong pakikisalamuha yung gagawin mo, hindi ka matatakot, mga kapiksi, okay? Kasi, again, maaari itong magdala sa iyo ng financial stability and security. At saka, feeling ko, guys, you will receive a lot of invitation, especially kung naglagay ka ng mga active yung profile mo sa mga Job Street or Monster. Hindi ko na alam kung ano yung mga social sites or yung mga professional sites. LinkedIn, yes. Pero yung ibang site, para sa mga job hunting, sorry guys, sobrang outdated na ako. Ang naabutan ko lang is Job Street. At saka Monster. Pero hindi rin ako nag-a-apply sa Monster. Job Street lang at saka LinkedIn, no? Kasi sa LinkedIn. Sa LinkedIn kasi, kapag may profile ka doon, para siyang Facebook ng mga professionals, yung mga headhunters na mismo yung nagko-contact sa'yo. So, kung meron kayong mga professional accounts uploaded sa mga ganun, kayo na mismo yung tinatawagan, mga kapiksi, no? So, pagandahin nyo lang yung profile nyo, guys. And, nako, grabe. Very rewarding sa inyo yung month na to, kasi parang yung mga, yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko magkakaroon kayo ng mga incentives. Hindi ko alam kung bigay ng mga incentives ngayon. Baka yung iba kasi minsan, especially if you're into sales, tas may mga, ano siya, top up commission, tama ba? Commission na top up pa. mga incentives on top of your commissions, 'di ba? Ganun usually sa mga sales. So parang feeling ko maka-receive kayo ng mga ganung klaseng benefits ngayong May, mga kapiksi, and talagang yung iba sa inyo, feeling ko magbabakasyon kayo because may mga na-achieve kayo, kasi nakikita natin na may mga na-achieve kayo, guys, na mga milestones, no, na-hit na milestones. So parang this calls for a celebration with you and your family. So maaaring mag-bonding kayo ng mga pamilya mo, ganyan, outing at saka celebrating success na rin overall, at saka lalo pang tumitibay yung, parang sabi ko nga, no, parang nagle-level up yung iyong profile, ganyan, especially yung professional profile mo, mga kapiksi, whether business yan or whether kung meron kayong mga business page, kagaya nung Facebook page natin, Pinoy Pixie Tayo, ganyan. Kung meron kayong mga business page para sa mga businesses nyo, parang lalo pa siyang nagiging stable, mas lalo pang nabibuild yung profile nyo, mga kapiksi. So, yeah. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo sa mga readings. Sobrang ganda ng readings para sa Aries. Ito na yung ating yes or no pick a card reading, guys. So, shuffle ko to. Habang sinashuffle ko, guys, isipin nyo yung tanong sa isip nyo. Isang tanong lang, answerable by yes or no. Remind ko lang din kayo na mag-join na kayo sa ating exclusive membership program, mga kapiksi. I-click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button, o kaya yung join button dito sa video na to mismo. Kapag nag-join kayo sa ating membership program, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. Nagtuturo ako din ng mga konsepto at technique para matuto kayo mag-manifest on your own, mga kapiksi. So, ito yung ating pick a card, yes or no question. Itanong nyo sa isip yung tanong nyo, guys, for me. And then, pili kayo ng isang card. Card 1, card 2, card 3. So, card number 1, ang sagot ay no. Sa mga nakapili ng card 2, ang sagot sa inyo ay yes. And sa mga nakapili ng card 3, ang sagot sa inyo ay yes.
Alright? So, Aries, comment down below if naka-resonate kayo for more tarot readings para sa Aries. Ito yung playlist nyo. Hanapin nyo ng mga videos na gusto nyo panoorin. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.